GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lumakas po ang bagyong Ferdy habang lumalapit naman sa bansa. Isa na rin bagyo ang namamata ang low pressure area sa Pacific Ocean. Kaya naman alamin po natin ang latest mula naman kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Connie. Magandang tanghali, mga kapuso. Apat na lugar ang isinailalim na sa warning signal dahil sa Typhoon Ferdy o may international name na Meranti. Apektado ang mga probinsya ng Cagayan, Apayao, Batanes at mga isla ng Babuyan. Asahan ng malakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ang mata ng bagyo sa layong mahigit 800 kilometro dyan sa may silangan ng Tugigaraw City, Cagayan nitong alas 10 ng umaga. Taglay ng bagyong Ferdy, ang lakas ng hangin umaabot na sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 210 kilometers per hour. Inaasahan kikilos ang bagyo pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. At sa forecast track ng PAGASA, kung hindi magbabago ang kanyang direksyon at bilis, ay maaaring tumawid ang sentro ng bagyong Ferdy dito sa may Batanes Group of Islands madaling araw ng Miyerkules bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility at muling tumama dyan sa may southeastern China. Sa ngayon, nangasahang ulan sa may Luzon, may ulan sa may Cordillera at Ilocos ngayong hapon kasama ng ilang bahagi ng Central Luzon maging dito sa may Bicol Region. At sa may Visayas, maghapon na makakaranas sa mga pagulan sanhi ng pag-ihip ng hangin na nanggagaling sa Timog Kanluran maging sa Mindanao na kusahan sa hapon magkakaroon mga pagulan dyan sa may Zamboanga, Northern Mindanao at Davao Region. Bukas, unti-unti mararamdaman na yung rain band ng bagyong papalapit dito sa may extreme Northern Luzon hanggang dyan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Maging sa Zambales, Bataan area, magkakaroon na rin ng mga pagulan. At sa Visayas at Mindanao, mayroon ding mga pagulan at yan ay mga thunderstorm na kuminsan ay malalakas lalo na dyan sa Mindanao. At dito sa Metro Manila, asahan na ang mga tsansa ng pagulan, lalong-lalo na pagdating sa hapon, bukas yan, ngayong araw na ito at bukas, may posibilidad din ng pagulan, lalong-lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Mga kapuso, bukod sa bagyong Ferdy, ay may dalawang bagyo pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una ang Tropical Depression dito sa may South China Sea at ang isa rin ay isa ring Tropical Depression ang namataan naman sa may Pacific Ocean ayon sa Japan Meteorological Agency. Connie. Mang Tani, posible bang maging super typhoon daw itong bagyong Ferdy at maaari din daw nitong palakasin muli itong habagat? At saka yung pangalawang tanong ko, Mang Tani, posible bang pumasok din sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo itong isa pang bagyo sa may Pacific Ocean naman? Yes, Connie, kung titingnan natin itong wind forecast, itong isang bagyo na nasa may South China Sea, lalayo yan dito sa atin, papunta ng Vietnam. At yung bagyo naman na si Ferdy, tuloy-tuloy yan, patuloy ang pinakita natin sa track, ay magtutuloy-tuloy naman yan patungo ng south ng China. Yung isang tropical depression, ito si Ferdy ngayon, ito yung isang tropical depression posible na nasa loob ng Philippine Area Responsibility yan. Sa Miyerkules siyang, Connie, habang itong si, abang ang bagyong Ferdy, ay nasa loob din ng PEA. Kaya posible, Connie, araw ng Miyerkules, dalawang bagyo ang babantayan ng PAGASA na parehong nasa loob ng PEA. At itong bagyong Ferdy ang magpapalakas ng hanging habagat sa mga susunod na araw na magbibigay ng pagulan. At paglabas niyan, posible na ito namang bagyong ito na kapapasok lamang ay palalakasin din yung habagat kaya magpapaulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw, Connie. Alright, maraming salamat, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist.